magandang gabi sa inyong lahat at ako'y nagbabalik at meron tayong mga importanteng mga pag-uusapan ngayong gabi. At ngayong gabi nga ay ibang-iba yung energy ko ngayong gabi kontra dong kagabi kasi nga medyo pagod ako. Galing ako sa mga pinuntahan tayo pero ngayong gabi ay nakasave talaga yung energy natin buong season para sa sandaling ito. So yun nga no, buong mundo ng NBA fans sa buong mundo ay nagulat nga dito sa upset no na nangyari. Upset ng Big 3 no na ginawa nitong si Idol Kevin Durant, si Idol James Harden at itong naubusang ng swerte na si Idol Kyrie Irving. So nagulat nga ang buong NBA world na itong Big 3 ay hindi nga nakapasok dito nga sa NBA, kahit dito na lang sa NBA East Finals. Kasi nga sila yung simula pa nung ginawa nila ang itong Big 3 na to ay talagang dapat ay sila yung mag-expected na maging champion. Kasi nga, greatest of all time tong si Kevin Durant eh, di ba? At also itong Kyrie Irving na to, eh magaling to eh. Assassin to eh, di ba? And also itong si Harden na to, no? Step back 3, no? Talagang ginulat nila ang buong mundo dito sa talo nila. Yun nga no, isipin mo. Ito isipin mo lang ano. Itong tatlo na to, naglalaro to ng 100 points combined na points. Tatlo lang sila gumagawa at natalo pa. Alam niya naman. Ayun nga, pero wag ka sasabihin ng mga fans na to, no? Injured naman kasi si Kyrie Irving. Yung asahin niya, Mimi, injured naman kasi. Tapos, si Kevin Durant kasi siya ng lahat yung gumagawa ng push. Tapos, si Harden, ganun din, injured din eh. Eh, ano ngayon kung injured? Wala akong pake! Wala akong pake, alam mo bakit? Yung si Kyrie Irving nyo, yung kanina sinasabi ko, naubusan na ng swerte. Ngayon, ipapakita ko yung litrato kung saan naubusan ng swerte si Kyrie Irving. Ito na nga yung litrato na sinasabi ko. Eh si Kyrie Irving ay nakatapak ng nunu sa punso. Alam niyo yung sa alam niyo yung sa 13? I don't know, nanood kayo noon yun sa Netflix. Sabi ni Liza Soberano, mano-mano, tabi-tabi po, nuno. Yun nga, nakatapak itong si Kyrie Irving ng nuno sa punso. Ayun nga, seryoso tayo. Eh yun na, wala nga. Ayun nga, talaga nangyari dito sa mokong na to. Ayan, nawala yung swerte niya. Hanggang nga, hindi na nga siya nakaabot dito sa finals na inaasam niya. Magaling ka nga. Sige, sabihin na natin magaling nga siya. Pero, anin mo yung galing mo pag minalas ka naman. Ito ngayon, pag-usapan naman natin itong si Kevin Durant. So bago muna, panoorin muna natin yung last minute ng laro. With the 113-111 lead. And that's just fatigue right there. You got to admire Durant going for the win. Had the smaller defender on him, Holiday, who got into his space. Durant asked to do so much, as you said, Mar. 53 minutes, 48 points. Coming up just a little short here down the stretch. But you had the ball in the right player's hands. He just could not come through, but the Bucks, you got to tip your hat. They have made the decisions, the right plays, executing, not being afraid of the moment. So ayun ha, klaro yun sa ating lahat ha, na airball si Kevin. Pero hindi lang yan. No? Kudos na rin dito, pag-usapan muna natin na itong Milwaukee Bucks, kasi baka sabihin nyo, puro Kevin Durant tapos Brooklyn Nets ano,
nag-uusapan natin. Kudos na rin dito sa Milwaukee Bucks sa pagbantay nila doon sa last possession na yun kay Kevin Durant. Kasi nga na contest nila para maging miss yung tira nitong si Kevin Durant. So, pero simula ngayon, no. Ayaw ko na marinate na greatest itong Durant na to. Ha? Kasi nga he can't shoot the ball. Ayaw ko na rin. Ha? Na marinig yung pangalan nito katabi nung pangalan ni LeBron James, no? Kasi nga eto, seryoso ako. Ayaw ko maging puro katawanan lang to. Anyway, seryoso ako. Eh kasi nga itong si Kevin Durant ay hindi pa talaga nanalo yung sarili niyang team talaga na ginawa. Ano? Itong si idol LeBron James ay ilang beses na nanalo sa palipat-lipat niya ng team. Eh lahat ng team na sinilipatan niya ay naging champion. Eh ngayon, itong Durant na to ay pilit na ginagaya. Eh lahat ay magagawa. Pero di pa natin masasabi na tapos to kasi meron pa namang next year. Babalik pa naman yung Uncle Drew. Okay, Uncle Drew lang pala umaasa to. Mukong na to eh, no? Itong marami namang nasaktan, ano, eh di maging masaktan lang sila. Ayun nga, ayoko nang medyo pahabain ito, pero yun nga, nasabi ko na mga gusto kong sabihin. And also, Durant clown! Durant is a clown, Durant is fraud, at si Durant ay hindi mananalo kung wala si Stephen Curry. Yun lang yun, no? Huwag na natin ito pabahayin kasi medyo mahaba na yung kwentuhan natin. At abangan na lang natin yung NBA Conference Final, no? Itong East Final. Itong Milwaukee Bucks nga laban dito sa Atlanta o itong Sixers. At doon nga sa kabila ay ang Suns versus dito sa Clippers, no? So medyo wala na akong masyadong aabangan dito kasi wala naman akong team talaga dyan. Pero mag-update na lang tayo ng mga kwento-kwentuhan natin, no? So maraming salamat sa panunood. Hanggang dito na lang. It's... Ay teka lang, hindi natin napag-usapan si Arden, ha? Pero wag na, wala namang silbi yun, eh. Time! Bye-bye!